Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay opisyal ng nabaon ang defending champions Denver Nuggets sa 0-2 deficit. Isang beses pa lang ito nangyayari sa history ng NBA na natalo sa first 2 games ng series ang defending champions. At yan nga ay noong 2011 nang mangyari ito sa Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks na eventually ay winalis ng Lakers at tinalo ang Miami Heat sa finals upang magkampyon. At ngayon nga ay hindi malayo sa katotohanan na mawalis ang Denver Nuggets. Hindi naman natin sinasabi na sigurado na ito, ngunit the odds are not working in favor of the Nuggets. Down 0-2 sila at ang next 2 games ay gagawin pa sa home court ng Minnesota Timberwolves. At base sa napanood natin sa first 2 games, non-factor si Jamal Murray sa series na ito. Total shutdown nga ang number 2 option ng Nuggets sa depensa ni Edwards, McDaniels, Alexander Walker and even Naz Reid. Habang si Jokic naman ay nagtala lamang ng 16 points on 5 of 13 shooting sa field. As of now ay walang sagot ang opensa ng Nuggets sa depensa ng Minnesota at hawak nito ngayon ang momentum sa series. At ito nga ay isang young team, gutom sila at gusto talaga nilang manalo. Confident sila subalit hindi overconfident. Wala nga silang mindset na nagre-relax kahit malaki na ang lamang nila, kaya naman hanggat hindi maayos ng Denver Nuggets ang kanilang mga bad start at palagi silang mababaon sa double-digit lead early in the game, hindi malabo na mapapaaga ang kanilang bakasyon. Both teams ay makakapagpahinga. Ang Game 3 ay sa Sabado pa gaganapin, 9:30 a.m. Philippine Time. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kayang walisin ng Minnesota ang Denver Nuggets o magiging dikit pa din ang series na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Klay Thompson. Napag-usapan nga natin na matapos na magtapos ng maaga ang season ng Golden State Warriors na posibleng nakita na natin ang huling pagkakataon na naglaro ang kanilang Big 3 na magkakasama. Dahil si Klay Thompson nga ay hindi binigyan ng Warriors ng max contract at gusto nilang makita ang performance ito all throughout the season kung magiging sulit pa ba ito. Matapos ang very inconsistent season at ang 0 of 10 shooting sa elimination game ay hindi pa din handa dito ang Warriors. Habang Orlando Magic naman ay handang bigyan si Klay Thompson ng $40 million per year at hindi nga willing ang Warriors sa imatch ito. Ayon sa latest update ni Shams and The Athletic ay may mutual interest ang Orlando Magic at ang kampo ni Klay Thompson. This will be a tough decision para sa 3 parties involved. Malaking sugal din nga ito sa Magic kung sakali. Sa ngayon ay konting pieces na lang ang kailangan nila upang gumawa ng malaking run sa East Playoffs. At ang pag-alok ng $40 million per year na sahod sa isang player na 35 years old na at ang damo ng torn Achilles and ACL injury ay malaking risk nga yan mga kaibigan, lalo na't available din naman sa free agency ang tulad ni Malik Monk na sharpshooter din. Habang sa Warriors naman ay i-consider mo dito si Stephen Curry. Kung matutuwa ba si Curry na hahayaan lang ng Warriors si Klay na umalis matapos ang lahat ng nagawa nito para sa kanilang franchise? Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay overpaid si Klay Thompson kapag binigyan siya ng Magic ng $40 million per year?